Welcome back to my YouTube channel. For today's content, isi-share ko naman sa inyo ang naging first dose Sinovac or Sinovac vaccine experience ko. August 5, 2021, ang first dose vaccine ko, that time, Sinovac ang brand na available. Bago ko pumunta sa vaccination area, nagpa-registered muna ako through online at nag-antay ako ng text o schedule bago ako mabakunahan. Almost 1 month din yun bago ako magkaroon ng schedule. Nakasabay ko yung mga kaibigan ko sa pagpapabakuna kaya hindi ako masyadong kinabahan. Bago ako pumunta sa vaccination area, kumain muna ako kasi kailangan bago ka pumunta o magpabakuna, kailangan busog ka daw at hindi ka gutom. Uminom ako ng maraming tubig para maihanda ko ang sarili ko bago ako bakunahan. Pagdating namin doon, marami ng tao. Kaya pumila muna kami at habang nakapila kami, binigyan kami ng health screening para malaman nila kung anong mga health condition ng ating mga katawan bago tayo magpabakuna. First step, pipil up ka ng form for health screening at pipirma ka ng waiver na katunayan na ikaw ay pumapayag na magpabakuna. Pagpapakuha ng blood pressure para malaman nila kung mataas ang dugo mo o hindi. Kasi kung mataas ang dugo mo, ipaparelax ka muna bago ka bakunahan. After ng BP o blood pressure, pupunta ka na sa doktor. Tatanungin niya kung ano yung mga nararamdaman mo sa katawan mo o ano yung mga health issues mo bago ka bakunahan. Kung wala ka namang nararamdaman at na-approve naman ng doktor yon o okay naman kay doktor yon, wala ka namang health issues, pwede ka nang pumunta sa next step, yung pagbabakuna. Bago ako bakunahan, nagpaalam muna ako sa magbabakuna sa akin kung pwede akong magpicture kasi may ibang doctor doon na ayaw nila, hindi nila pinapayagan na mag-video ka o magpicture ka. Pero yung nagbakuna naman sa akin, okay naman sa kanya, mabait naman yung nagbakuna sa akin. After ng first dose vaccine, merong nagbi-BP uli. Pwede kang pumunta doon, pwede kang magpa-BP uli para ma-check yung blood pressure mo kung tumaas o kung normal lang. At may konti silang tanong kung ano bang naramdaman mo, kung nahilo ka ba o hindi. Sa akin that time, hindi naman ako nahilo, normal pa rin yung dugo ko. Okay naman, wala naman akong ganong naramdaman. Sa last step ay ang pag-release ng vaccination card. Sa vaccination card, naglalaman ito kung ano ang impormasyon about sa bakunang natanggap mo. Nakailagay doon kung kailan yung first dose vaccine mo at ang second dose vaccine schedule mo. Pag-uwi ko ng bahay, ang naramdaman ko, medyo bumibigat na yung kaliwa kong braso kung saan tinusukan.
medyo namamanhid na, tapos medyo masakit na rin yung ulo ko, pero kaya ko naman yung sakit. Uminom na rin ako ng paracetamol after ko kumain pagdating ko ng bahay. At nung gabing natutulog na ako, nagising ako bigla ng madaling araw, medyo nag-chill ako or medyo gininaw ako. Nag-medyas lang ako at nagkungo, tapos okay naman, ganun lang yung naramdaman ko, nanginig lang ako. Tapos mga kinabukasan, namamanhid pa rin yung kaliwang braso ko, masakit pa rin siya. Mga 2 days kong na-experience yung ganun, namamanhid yung braso, mabigat, masakit. Mga 3 days, wala na akong naramdaman. So ayan po pala ang naging first dose Sinovac experience ko. Babalitaan ko na lang po kayo ulit sa pang-second dose Sinovac experience ko. Nagpa-COVID-19 vaccine ako para sa protection ko against COVID, para hindi po ako magkaroon ng sakit dahil mahirap magkasakit at magastos. Nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo magpabakuna o hindi, pero para rin po ito sa ating kaligtasan. So ayan, sana po nagkaroon kayo ng idea, at kung nagustuhan nyo ang content kong ito, huwag nyo po kalimutang mag-like, comment down below kung meron kayong mga suggestion or kung may i-correct kayo sa mga nasabi ko. Huwag nyo na rin po kalimutang mag-subscribe kung hindi pa po kayo nagsusubscribe. At kung nag-subscribe na po kayo sa akin, maraming salamat po. At always remember that the purpose of our lives is to be happy.